I told you, Lexi, I'm not going to marry. Ulit na sabi niya sa kaibigan nang banggitin na naman ito ang tungkol sa pag-aasawa. Wala kasi siyang balak na magpakasal. Bata pa lang siya ay nakatatak na sa isip niya na hindi-hindi siya mag-aasawa. Lumaki kasi si Stella sa mayamang pamilya. Pero walang pagmamahal sa isa't isa. Noong una ay hindi niya maintindihan kung paanong nagpakasal ang mga magulang niya kung hindi naman pala nila mahal ang isa't isa. Unti-unti na lamang niyang naiintindihan ang lahat nang tumuntong siya ng high school. Arranged marriage. Ipinagkasundo lamang ang mommy at daddy niya sa isa't isa para sa isang business deal. At dahil pareho na may mahal ng iba ang mga magulang niya, kailanman ay hindi nagkasundo ang mga ito. At alam niya rin na dahil lang din sa mga magulang ng kanyang daddy, kaya siya ipinanganak. Isinilang lamang siya para may magmana sa mga ari-arian ng angkan nila. Kung hindi ka magpapakasal, paano ka magkakaanak, Aber? Hindi ba pangarap mong maging isang ina? Sagot naman ito sa kanya. Hindi magiging dahilan ang kagustuhan kong magkaroon ng anak para pilitin ko ang sarili kong mag-asawa, Lexi. So, paano ka nga magkakaanak? Mag-aampun ka? Sperm donation, Lexi. Bibili ako ng sperm sa egg bank at ipapa-fertilize ko yon kasama ang egg ko. Magpapa-artificial insemination ka? Manghang tanong pa nito. Tumango naman siya. Matagal niya ring pinag-isipan ng bagay na ito. Hindi lang talaga siya makakuha ng tamang oras para gawin yun agad. Yes, pero hindi pa sa ngayon. Humahanap pa ako ng tamang oras. Sabi niya. Kailangan mo ba ng tulong? I mean, I can help you find a donor, so it won't be difficult for you. Gagawin mo yun? Gumisi naman ito sa kanya tapos ay umirap. Siyempre naman, we're best friends, right? At alam ko kung gano'ng kaimportante sa iyo ang bagay na to. So? Thanks, Lex. You don't have to do that. But your help would really mean a lot to me. Anya. I got you, Stel. Ako na ang bahala. Sagot naman ito sabay kindat pa sa kanya. Natuwa na lang naman siya habang naiiling. Kaibigan na niya si Lexi simula pa bata pa sila. Anak ito ng business partner ng parents niya. At sa lahat ng mga naging kaibigan niya, si Lexi lang ang nagtagal at nagstay sa tabi niya. Alam nito ang lahat ng pinagdadaanan niyang hirap, lalo na ang problema niya sa mga magulang niya. Lexi stayed with her regardless of the situation that she's in and vice versa. Wala din siyang balak talikuran nito kahit ano pa man ang mangyari. Kaya naman na makalipas ang isang linggo'y bigla na lamang itong sumulpot sa opisina niya para sabihing may nahanap na itong pwedeng maging sperm donor niya. Hindi pa siya makapaniwala nung una. Lalo pat hindi sa egg bank niya ito nahanap. If it's someone you know, I will not take it, Lexi. Ayokong magkaroon ng problema sa hinaharap. Wika niya sa kaibigan. Well, I don't know him personally. I just happened to find them at the site. Depensa naman ito. Site? Yeah, site for the construction of our new building. Engineer niyo? Marahan naman itong umiling-iling. Well, he's a laborer. But do not judge him just because of his status, okay? Because girl, this guy is absolutely a catch. I can already imagine the child or children you will be having if you would choose him. I am sure that they are beautiful. Inirapan naman niya ito. I don't care whatever the status of that donor, Lexi. Ang concern ko ay ang confidentiality ng identities namin pareho. Eh di huwag kang magpakilala. Problema ba yun? Wika naman niya dito. No, Lexi. Sa egg bank na lang tayo kumuha. Para sure tayong reliable ang sperm na makukuha natin. But sure ba tayo sa itsura ng mga donor sa egg bank? No offense meant and judgment. Pero hindi ba mas okay kung alam natin ang itsura ng magiging daddy ng baby mo? Donor Lexi, hindi magkakaroon ng connection na magiging anak ko sa donor niya. Pagtatama niya agad dito. Whatever it is. But, Stel, kailangan mo ring isure ang magiging appearance na magiging anak mo, no? Kaya please, i-check muna natin ang sinasabi ko sa'yo. Hindi ka magsisisi pag nakita mo siya. Lex, marami tayong dapat i-consider sa pagkuha ng donor, okay? Hindi lang health,
lalo na ang appearance. Mas importante ang background ng donor at makakasiguro tayo kung sa egbang tayo kukuha. Paliwanag niya. Inirapan naman siya ni Lexi. Ganito talaga ang ginagawa ng kaibigan tuwing frustrated ito. I-check mo muna, please. Promise, kung ayaw mo pa rin after mo makita, hindi na kita pipilitin. Napabuntong hininga na lamang siya at sa huli ay tumango na lamang. Alright, but I will not show myself. Of course, kahit sa malayo ka lang. Sagot naman ito, tuwang-tuwa dahil pumayag din siya sa wakas. Umiling-iling na lamang siya dito at hindi na sumagot pa. Alam din naman kasi niyang wala na siyang magagawa pa sa kakulitan ng kanyang kaibigan. Hindi naman mapakali si Elias habang naghihintay na mabakante sa kausap ang forma nila sa site na si Mang Narsing. May kailangan kasi siya dito. Boss, di ba talaga pwedeng bumali? Kailangan ko lang talaga ng ekstrang pera ngayon. Pang project lang ng anak ko sa school. Pakiusap niya nang sa wakas ay makausap niya ito. Napakamot naman agad ang matanda sa ulo sa sinabi niya. Pasensya ka na talaga, Elias. Walang ibinigay na pondo ang amo natin eh. Wala akong maipapahiram sa'yo. Ganun ba? Eh, saan kaya tayo pwede makasideline, boss? May alam po ba kayo? Yan, pwede kitang bigyan yan. Yung construction sa kabila, nangangailangan pa sila ng tao dun. Gusto mo bang ipasok kita? Daily ang pasahod dun. Napangiti naman siya ng malawak at sunod-sunod na napatango. Siyempre naman, boss. Pwede kayang magsimula na agad? Sandali at itatanong ko. Sagot naman ang matandang forma nila bago dinukot ang kipad na cellphone sa bulsa ng pantalon nito. Sandali itong may kinausap doon bago ito muling humarap sa kanya. May buhos raw sila ngayong gabi. Kaya kung gusto mo, pwede ka na daw pumunta doon at pumasok. Anito sa kanya. Napangisi naman siya lalo. Iniisip na agad ang saya na mabibigay ng perang kikitain niya ngayong gabi sa kanyang nag-iisang anak. San ba yan, boss? At nang mapuntahan na. May ampo na anak si Elias, si Alicia. 2 taon lamang si Alicia nang mapunta sa pangangalaga niya ang bata. Anak ito ng namayapa niyang kapatid at dahil ayaw akuin ng totoong ama nito ang responsibilidad kay Alicia, siya na ang kumuha nun. At kahit mahirap ang buhay bilang isang single dad, hinding-hindi niya pagsisisihan ang tungkuling inako niya. Dahil simula nang mapunta sa kanya si Elisa, natutunan niya kung paano maging masaya ng totoo. Diyan lang to sa kabilang barangay, sa May Zamora, yung ginagawa na malaking building doon. Yung sa mga Perez ba, boss? Oo, yan nga. Hanapin mo lang si Carlos at siya na ang bahala sa'yo. Sagot naman ito. Sige boss, maraming salamat. Hulog ka talaga ng langit sa akin. Ay nako, huwag mo na akong bulahin pa, Elias. Alam ko naman na para sa anak mo lahat ng pagsusumikap mo, kaya hindi ako magdadalawang isip na tulungan ka. Wika nito. Hindi naman na siya sumagot pa dito at mumisi na lamang. At tulad ng sinabi ni Mang Narsing, pinuntahan nga niya ang address na sinabi nito. Hindi naman siya nabigo dahil pagkarating na pagkarating niya doon ay agad siyang sinalubong ni Carlos Nunez, ang foreman ng construction. Ikaw ba yung pinadala ni Narsing? Ako nga po, boss. Pwede ko bang umextra ngayong gabi dito sa inyo? Ngayong gabi lang ba? Pwede kitang papasukin kahit isang linggo kung kaya mo. Wika nito. Bahagya naman siyang napaisip sa narinig. Pag tinanggap niya ang inaalok nito, masasakripisyo ang pahinga niya lalo na't kailangan niya pang pumasok ng 8:00 sa trabaho. Pero siguradong malaking tulong naman para sa kanilang mag-ama ang perang kikitain niya. Kaya natutokso siyang tanggapin ang alok nito. Magkano ho bang ibabayad niyo sa akin sa loob ng 1 linggo? Tanong niya. 800 isang gabi. Kwentahin mo na lang sa 6 na araw. Agad naman siyang nag-isip at halos magningning ang mga mata niya sa pwedeng kitain kung tatanggapin niya ang 6 na araw na alok nito. 5-8 rin, boss. Ayan, ano? Mag-1 linggo ka ba o ngayong gabi lang? 1 linggo na, boss. Sagot niya. Sa isip niya ay dibali nang wala siyang mahabang pahinga basta siguradong may extra silang pera ng anak. Kaya naman dali-dali siyang tumawag sa kanyang tiya Mercy na samahan muna ang kanyang anak sa gabing yun dahil hindi siya makakauwi. Ipinaliwanag na rin niya dito na 1 linggo na ganun ang gagawin niya
at mabuti na lamang ay hindi yun problema sa kanyang tiyahin dahil giliw na giliw din ang mga ito sa kanyang anak. Wala na rin kasi silang ibang pamilya na mag-ama bukod sa mag-anak ng kanyang tiyahin. Pero kahit anong sumikap ni Elias, kulang pa rin ang lahat ng yun dahil ang perang pinaghirapan niya sa loob ng isang linggo ay naglaho na lamang na parang bula ng magkasakit ang kanyang anak. Kaya naman nang alukin siya ng anak ng may-ari ng construction site na pinapasukan niya na si Lexi ng panibagong sideline, hindi na siya tumanggi. Hindi naman na nakaalma pa si Stella nang makita ang lalaking tinutukoy ni Lexi. Elias raw ang pangalan nito. At tulad nga ng sinabi ni Lexi, gwapo, matangkad at maganda ang pangangatawan ni Elias. Siguradong magiging maganda ang anak niya kung ito ang magiging donor niya. Kaya naman hinayaan na niya itong kausapin ni Lexi sa isang kondisyon na hindi siya magpapakita dito. Ayaw niya kasing makilala siya nito para makaiwas siya sa komplikasyon sa hinaharap. Nasa kotse lamang siya habang nakatanaw at nakikinig sa usapan ng dalawa sa pamamagitan ng cellphone nilang dalawa ni Lexi. Ano ka mo? Sperm? Ano? Kunot noong tanong ni Elias nang sabihin na ni Lexi ang trabahong pinangako nito sa kanya. Sperm donor. Magdo-donate ka ng sperm mo para magamit namin. Paliwanag ni Lexi. Gagamitin para saan? Para gumawa ng anak. Ipaprocess namin ang sperm mo kasama ng egg ng kaibigan ko para makabuo ng anak. Dagdag pa na paliwanag ni Lexi kay Elias. Natawa naman si Elias sa narinig. Iba din talaga ang trip niyong mayayaman ano? Kita naman niya ang pag-irap ni Lexi dito. Hindi kami nagtitrip, okay? Seryoso kami sa ino-offer namin sa'yo. At handa kaming magbayad ng malaking halaga. Di ba't kailangan mo ng pera? Oo, kailangan ko. Pero hindi sa ganitong paraan. Galit na tanong ni Elias. Natawa naman si Lexi dito. Binibigyan ka na nga ng solusyon sa problema mo. Ayaw mo pa? Di ko kailangan ng tulong mo kung ganun. Umasa ako na matinong trabaho ang ibibigay mo sa akin. Kaya ako sumama sa'yo. Di ganito. Masungit na sagot niya. Kahit 1,000,000 ang kapalit ng sperm donation mo? Mataray pa na sabi ni Lexi dito. Kita naman niya na bahagya itong natinggilan sa narinig. Pero mabilis din itong nakabawi. Tumawa ito ng malakas pagkatapos. Baliw ka ata, miss. Pero wala akong oras sa ganyang kalokohan. Kaya iba na lang yung pagtripan mo. Wika nito. Na-alarma naman siya. Kaya naman kahit labag sa unang kasunduan nila ni Lexi, napilitan siyang lumabas at magpakita. Wala siyang ideya sa kung anong pinangako na trabaho ni Lexi dito. At sa tingin niya ay wala na rin siyang pakialam pa doon. At ang tanging gusto na lamang niya ay makausap ito at makumbinsi sa nais nila. I will make it 2,000,000. Anya rito nang makalapit siya sa dalawa. Natingilan naman si Elias sa biglang paglabas niya at pagsingit sa usapan. Sino ka naman? Utal na tanong sa kanya ni Elias. My name is Stella. At ako ang gagamit ng sperm mo kung papayag ka sa inaalok namin. Ikaw? Yun? Yes. At kung gagawin kong 2,000,000, tatanggapin mo ba ang offer namin? Dagdag niya pa dito. Kumurap-kurap naman si Elias habang nakatingin sa kanya bago naglipat-lipat ang tingin nito sa kanilang dalawa ni Lexi. Seryoso ba talaga to? Seryoso ba talaga kayo? Magbabayad kayo ng 2,000,000 para sa sperm ko? Tumango naman siya. Yes, we're dead serious. I am dead serious about paying you millions. Kaya kung may oras ka, pwede kong ipaliwanag sa'yo ang prosesong gagawin namin gamit ang sperm mo. Pati na rin ang magiging kasunduan natin pagkatapos maging successful ang sperm donation mo. Napabuntong hininga naman si Elias at tumango. Sige, makikinig ako. Good, dito tayo sa loob. Wika niya bago binuksan ang pinto ng kanyang kotse. Sumunod naman agad si Elias at Lexi sa kanya at doon ay sinimulan niya ng magpaliwanag kay Elias sa kung anong gusto niyang mangyari. Tahimik naman na nakikinig si Elias sa kanya. Artificial insemination using donor sperm. Yun ang bala kong gawin. Kukuha kami ng sperm galing sa'yo. Tapos, i-e-inject yun sa akin sa pamamagitan ng intrauterine insemination. Pero bago yun,
kailangan pa muna nating sumailalim sa iba't ibang mga test para masigurong healthy tayo pareho at kaya nating makapag-fertilize ng egg. Simula niya dito. Pagkatapos bang ma-eject sa'yo yung sperm ko, tapos na yung trabaho ko sa'yo? Tanong pa ni Elias. Umiling naman siya. Hindi pa. Kailangan pa akong obserbahan hanggang sa masigurado na successful ang insemination. Matatapos lang ang trabaho mo sa'kin kapag ipinanganak ko na ang bata. Paano kung hindi magtagumpay? Hanggang kailan ako kailangang magbigay ng sperm sa'yo? 5 beses. Kung umabot tayo ng 5 beses at hindi pa rin nagtagumpay, ititigil na natin ang kontrata. Sagot niya. Kontrata? May kontrata? Yes, Elias. To make everything clear and done accordingly. This will also serve as our protection in unforeseeable circumstances. Anya, bago inabot dito ang kontrata nila. Basahin mo muna bago ka pumirma. At kung may tanong ka at hindi maintindihan, itanong mo lang sa akin. Ipapaliwanag ko na mabuti ang lahat sa iyo ng mas malinaw. Dagdag niya pa. Tumango naman ito bago nagsimula ng basahin ang kontrata nila. May tanong ako. Wika pa nito pagkatapos. What is it? Bakit gusto mong gawin ng ganito? Kesa gawin na lang yung natural? Wala ka bang balak mag-asawa? Ayokong mag-asawa. Maikling sagot naman niya. Tumaas naman ang kilay ni Elias sa sagot niya. Ayaw mong mag-asawa pero gusto mo ng anak? Yes, and I have my reasons why I chose this way of having a child. Iba talaga kayong mayayaman, no? Wika naman ito at naiiling. Dinampot nito ang ballpen sa harap nila at mabilis na pinirmahan ang kontrata nila. Ibinalik nito yon sa kanya pagkatapos. Wala ka man lang bang itatanong tungkol sa kontrata? Kung paano kita mababayaran? Umiling naman si Elias. Wala. Naiintindihan ko naman lahat. Huwag kang mag-alala. Elias, this is a serious matter. Hindi ka pwedeng pumirma na lang basta-basta nang hindi naiintindihan ng nilalaman itong kontrata. Tinaasa naman siya ng kilay ni Elias. Naiintindihan ko naman, ma'am. At kung tungkol sa bayad, naiintindihan ko rin na magbibigay ka ng 500,000 pag nasimula na ang proseso. At ang natitira naman ay pagka nakapanganak ka na. Hindi naman porket mahirap lang ako, ay bobo na agad ako. Marunong ako magbasa, sumulat at umintindi ng English. Hindi ganun ang ibig kong sabihin, Elias. Anya, nagkibit balikat naman ito. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko na bawal kong ipagsabi ang tungkol sa deal na to. Hindi rin ako mailalagay sa kahit anong dokumento ng bata. At bawal na bawal rin akong lumapit sa inyong dalawa. Lalo nang ipakilala ang sarili ko sa bata pagdating ng panahon. Lahat yan, naiintindihan ko. Saglit itong tumigil, tapos mariin siyang tinitigan. Naiintindihan ko rin na bawal akong magkagusto sa'yo. Pinamulahan naman siya ng marinig yun galing dito at sa paraan kung paano siya tinitigan ni Elias. I didn't mean that to sound offending. Huwag kang mag-alala. Wala akong balak magkagusto sa'yo. At lalong hindi ko type ang mga mayayamang katulad mo. Sakit lang kayo sa ulo. Anito nang nakangisi sa kanya. Lalo naman siyang pinamulahan sa sinabi nito. Pero hindi sa hiya, kundi sa inis. Pakiramdam niya ay hinusgahan na ni Elias ang buong pagkatao niya. Dahil lang sa kondisyon na hindi naman siya ang nakaisip. Gusto namang sabunutan ni Elias ang sarili habang naaalala kung anong huli niyang sinabi kay Stella. Hindi totoong hindi niya ito type. Dahil si Stella mismo ang dahilan kung bakit pumayag siya sa inaalok nito sa kanya. Ngayon lamang kasi siya nakakita ng babaeng kasing ganda ni Stella. Tapos ay maputi, makinis at mabango pa ito. Halatang halata na anak mayaman. Halatang halata na hindi pwede sa kanya. Papa! Tawag ng anak niyang si Elisa sa kanya. Nawala naman lahat ng pagod at isipin niya na makitang nakaabang na ito pag uwi niya. Masaya siyang makitang maayos na ulit ang anak. Halos di na rin kasi siya makatulog at kain nung may sakit ito. Kumusta ang baby ko? Malambing na tanong niya sa anak. Papa naman, hindi na nga po ako baby eh. 7 na po ako. Maktol nito. Natawa naman siya. Kahit umabot ka pa ng 70, ikaw pa rin ang baby ko, no? Napanguso naman ito.
Pag nag-asawa ka na po, hindi na po ako ang baby niyo. Kasi magkakaroon ka na ng bagong baby. Hindi ah. Baby pa rin kita kahit anong mangyari. Sagot naman niya dito kahit hindi niya maiwasang isipin na naman ang kasunduan nila ni Stella. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit mas gusto pa nitong magkaroon ng anak sa taong hindi naman ito kilala kesa humanap na lang ng lalaki na pwede nitong makasama habang buhay at magkaroon ng kahit ilan man na anak ang gusto nito. Talaga po? Promise niyo po yan? Promise anak. Ikaw at si Papa lang palagi. Pangako niya dito. Tatlong araw naman ang lumipas simula ng pag-uusap nila ni Stella at ang pagpirma niya sa kontrata nila ay nakatanggap na siya ng tawag mula dito. Ayon dito ay sisimulan na nila ang proseso ng sperm donation at mag-uumpisa yon sa screening kung compatible ba siyang mag-donate. Nagsabi naman siyang pupunta siya, pero bago dumiretso sa address na binigay ni Stella, inihatid muna niya sa eskwelahan ng kanyang anak. Sakay sa lumang bisikleta ay inihatid niya si Elisa hanggang sa tapat ng classroom nito. Kasabay nito ay ang pagbilin niya na huwag itong aalis ng eskwelahan habang hindi niya pa ito sinusundo. Tumango naman ang anak niya bago nagpaalam sa kanya na papasok na sa loob ng classroom nito. Pagkatapos noon ay dumiretso na siya sa sinabing address ni Stella. Buti na lamang ay hindi yun ganun kalayuan, kaya nakaabot siya ng 10 minuto bago ang sinabing oras ni Stella. Nagbike ka lang papunta dito? Hindi makapaniwala ang tanong ni Stella nang lapitan siya nito. Oo, malilate ako kung magkukommute pa ako. Sagot niya habang nagpapahid ng pawis. Kinuha niya rin mula sa luma niyang bag ang baon niyang polo shirt at walang paalam na naghubad sa harap ni Stella para magpalit. Napangisi naman siya na makita ang gulat sa mukha ni Stella sa ginawa niya. Tumalikod pa ito pero kitang-kita niya ang pamumula ng mga pisngi nito kahit na naka-makeup pa ito. You cannot just do that, Elias. Nasa public place ka. Nakaka-iskandalo na bigla ka nalang magpapalit dito. Wika ni Stella habang nakatalikod pa rin sa kanya. Tayong dalawa lang naman ang nandito, Stella. Walang maiiskandalo bukod sa'yo. Nakangisi pa rin niyang sagot dito. So, porket walang ibang tao na makakakita sa'yo, okay na nagawin mo yun ng paulit-ulit? Nagkibit balikat naman siya. Sa aming mahihirap, wala namang kaso ang ganitong bagay. Sa inyong mga mayayaman lang meron. Pairap naman na humarap sa kanya si Stella. That's called proper etiquette, Elias. Hindi lang yun basta-basta kaartihan naming mayayaman. Mapapakain ba ako ng proper etiquette na yan? Hindi naman niya maiwasang mapangisi, lalo na nang irapan na naman siya ni Stella. Having a proper etiquette says who you are, Elias. Paano ka makakakuha ng magandang opportunity kung hindi ka marunong sa kung ano ang pwede at hindi pwedeng gawin sa public na lugar? Sermon ito sa kanya. Itinagilid naman niya ang ulo tapos ay pinanood ito habang nagsisermon pa ng kung ano-ano sa kanya. Sa isip niya, kahit bungangera si Stella ay napakaganda pa rin ito. Maninermon ka lang ba o papasok na tayo sa loob para magawa na natin yung pinunta natin dito? Anya, nang ma-realize niya kung ano na mga iniisip niya. Delikado. Sa isip-isip niya ay delikado na siya dahil akit na akit na talaga siya kay Stella. Nagbuntong hininga naman si Stella. Next time, Elias, please act properly. Nagkibit balikat naman siya dito at hindi na sumagot pa. Nakuha naman yun ni Stella kaya nauna na itong pumasok sa loob ng clinic habang nakasunod naman siya dito. Inasikaso naman agad sila nang makapasok sila sa loob. Naitawag na raw kasi ni Stella ang pagdating nila kaya hindi na nila kailangan pang maghintay. Sa opisina ng doktor nila ay may fill out lamang sila ng mga dokumento sa kanilang dalawa bago sila isinalang sa screening. Unang chinek ang kanyang medical history, tapos sunod naman ay physical examination, laboratory test, semen analysis para malaman ang kakayahan at ang anyo ng kanyang sperm. Kasunod naman ay ang infectious disease screening. Gusto sana niyang umalma doon dahil wala namang dapat ipag-alala ang mga doktor kung may HIV or AIDS ba siya dahil hindi naman siya active sa mga makamundong gawain. Pero dahil kasama raw yun sa screening at kailangan, nagpaubaya na rin siya sa huli. Sunod na ginawa sa kanya ay ang psychological evaluation at ang huli ay ang genetic testing. Lahat ng yun ay ginawa sa kanya sa loob lamang ng isang araw, dahilan para labis siyang mapagod. Ganun pa man, hindi pa siya pwedeng magpahinga dahil kailangan niya pang sunduin si Elisa sa eskwelahan nito. Kailangan ko nang umuwi.
Paalam niya kay Stella nang matapos na rin ito sa mga test at naghihintay na lamang sila ng iba pang sasabihin ng doktor. Kalahating oras na lamang kasi ay mag-uuwian na sila Elisa. Hindi ka pa pwedeng umalis. May kailangan pang i-discuss sa atin ng Dr. Elias. Pigil naman ni Stella sa kanya. Pasensya na, Stella. Pero pwede bang sabihin mo nalang sa akin ang sasabihin ng doktor sa susunod na magkita tayo? O kaya tatawagan na lang kita mamaya. Kailangan ko kasi talagang umuwi. Maimportante pa akong gagawin. Dahilan niya. Tila naman naiintindihan ni Stella ang pagmamadali niya kaya tumango na lamang ito at hinayaan siya nito. Salamat, pangako. Tatawagan kita mamaya pagkatapos ng gawain ko. Anya, at agad na siyang umalis para dumiretso sa eskwelahan ng anak para sunduin ito. Gusto namang mainis ni Stella sa biglang pag-alis ni Elias, pero pinili na lamang niyang unawain ito, lalo na't kitang-kita niya ang pagmamadali sa mukha nito. Sandali niya kasing nalimutan na hindi katulad niya, marami itong ginagawa para makaraos sa pang-araw-araw. Kaya naman ang tinawagan siya nito kinagabihan para malaman kung ano pang sinabi ng doktor nila pagkatapos nilang umalis doon, ay narealize niyang seryoso at responsable ito sa binitawan nitong salita. Bakit maingay? Nasa labas ka ba? Takang tanong niya dito dahil may naririnig siyang mga nagsasalita sa background. May iba pang ingay na hindi rin niya alam kung ano. Ah, nasa trabaho kasi ako. Medyo maingay lang, pasensya na. Pero dinigdaman kita ng maayos. Sagot nito. Nasa trabaho ka? Gabi na. Oo, overnight sa construction, Stella. Sayang din kasi kung tatanggihan ko to, lalo na't hindi ako nakapasok kaninang umaga. Sagot naman ito. Ano nga ulit yung pinag-usapan niyo ng doktor nang umalis ako? Dagdag pa nito nang hindi siya makasagot agad. Humugot naman siya ng malalim na hinga bago nagsimulang i-relay dito ang sinabi ng doktor nila. 2 linggo pa bago lumabas ang resulta ng test na kinuha sa atin. After pa lang nun malalaman natin kung pwede kang maging donor ko. Wika nito. Ang dami palang arte ng ganyan. Sagot naman ni Elias. Ganun talaga ang proseso nun, Elias. Pero kahit wala pa ang result ng mga test, kailangan mo pa rin alagaan ang sarili mo. At kung pwede lang, huwag ka muna sanang gumawa ng mabibigat na trabaho para makasigurado tayo na maayos ang kalusugan mo. Hindi naman ata pwede ang ganun, Stella. Paano ako makakaraos sa pang-araw-araw kung hindi ako kakayod? Gutom ang aabutin ko niyan. Dahilan ito. Napanguso naman siya. Kung yan ang iniisip mo, pwede kitang ano? Pwede kitang bigyan muna ng trabaho sa kumpanya ko. Trabaho sa kumpanya mo? Ganun ka ba kayaman para magkaroon ng sariling kumpanya? At saka ano naman ang magiging trabaho ko dun? Janitor? Takang tanong ni Elias. Rinig niya pa ang pagtawa nito. Napairap naman siya. I will not give you a job like that, Elias. Hindi ka pwede ng mabigat, hindi ba? Oo, ano naman yung pwede kong gawin sa kumpanya mo? My assistant. Sakto kasi magli-leave yung isa kong assistant. Sagot niya. Napahalakak naman ulit si Elias. Hindi ako pwede dyan, Stella. High school graduate lang ako. Eh di driver ko. Kakailanganin ko din ang driver, lalo na pag nagbubuntis na ako. Bisikleta lang ang alam kong imaneho, Stella. Hindi rin ako pwede dyan. Sagot ulit niya. Hindi naman niya maiwasang mainis dahil dun. You're too complicated, Elias. Lalo namang natawa si Elias dahil dun. Hindi mo na kasi kailangan mag-abala pa sa akin, Stella. Ayos lang ako sa trabaho. At saka sanay na ang katawan ko sa ganitong trabaho. Baka magkasakit lang ako kung mag-iiba pa ako ng trabaho. Whatever, Elias. Wika na lamang niya bago pa nagpaalam na ibababa na niya ang tawag. Nang mga sumunod na araw ay naging abala na si Stella sa kanyang kumpanya. Ganun pa man, hindi pa rin nawawala sa isip niya ang tungkol sa resulta ng test sa kanilang dalawa ni Elias. Kaya naman ang makatanggap siya ng tawag mula sa klinik at sinabing kailangan na nilang bumisita ulit doon para sa resulta ng test sa kanila ay halos hindi na siya makatulog sa sobrang excitement. Ngayon na rin ba nila gagawin yung pagkuha ng sperm sa akin? Tanong ni Elias habang naghihintay sila sa pagdating ng doktor nila. Depende kung handa ka na. Sagot niya. Tinanggilid naman ni Elias ang ulo nito bago gumisi sa kanya. Pansin niyang laging ginagawa yun ni Elias tuwing sa tingin nito ay may nakakatawa siyang sinasabi. Napairap tuloy sa dito. Gumisi naman ito lalo. Kailangan pa bang itanong yun? Siyempre,
Hindi naman pwedeng ipilit sa'yo na gawin yung hindi ka naman pala handa, diba? May isang salita ako, Stella. Hindi ako papayag na gawin to kung hindi ako handa na ibigay ang buong partisipasyon ko. Kaya kung sasabihin mo sa akin ngayon na magdo-donate ako, gagawin ko rin agad gayon. Sagot naman ni Elias. Then that's good. Hindi na tayo magsasayang ng oras at mas mabilis matatapos ang kontrata natin. Nagkibit-balikat naman si Elias at hindi na sumagot pa. Maya-maya ay tinawag na rin silang dalawa sa loob ng opisina ng doktor. Laking gulat niya nang ibalita nito sa kanila na maayos ang resulta ng kanilang test at maaari nang simulan ang pagkuha ng similya sa kanilang dalawa para i-fertilized. Pagkatapos noon ay kailangan na naman nilang maghintay ng ilang linggo bago malaman ang resulta ng fertilization ng kanilang similya. At tulad ng nung naghihintay sila sa resulta ng screening nila, ay naging mabilis ulit ang takbo ng mga oras. At namalaya na lamang nila na nakasalang na siya para sa embryo transfer sa pamamagitan ng intrauterine insemination. Ang proseso na ito ay kung saan ilalagay sa matres ni Stella ang mga na-fertilized na sperm at egg cell nila ni Elias. At mula doon ay kailangan na naman nilang maghintay ng 10 hanggang 14 na araw din ang hinihintay nila bago malaman kung mabubuo ba ang embryo nila bilang isang fetus. At habang naghihintay, may mga gamot siyang kailangang inumin at hanggang sa maaari ay kailangan niyang magpahinga. At habang naghihintay kung magiging matagumpay ba yun ay hindi na maiwasang ma-excite ni Stella. Marami na agad siyang naiisip na bibilhin para sa magiging anak niya, pati na rin sa ipapagawa niyang nursery room dito. Ngunit lahat ng pangarap na unti-unti niyang binubuo ay bigla na lamang naglaho lahat nang nagising siya isang umaga sa sobrang sakit ng tiyan at makita ang sarili na naliligo sa dugo. Stella, napatawag ka? Takang tanong ni Lexie nang tawagan niya ito umagang-umaga. Lexie, help! I'm bleeding! Help me, please! Umiiyak niyang hingi ng tulong dito. Rinig naman niya ang biglaang pagkataranta nito sa kabilang linya at mararahas nitong kilos. I'm coming there, Stella. Stay still, okay? Papunta na ako. Be fast, please! Iyak niya palalo. Wala na siyang iba pang nagawa kundi ang umiyak na lamang ng umiyak habang pinapanood ang sarili. Alam niyang kahit anong gawin niya ay wala na rin siyang magagawa. Dahil hindi pa man nabubuo ng tuluyan ng anak niya, ay nawala na agad ito. Kumusta ka? Malumanay na tanong ni Elias sa kanya. Tapos alisin sa katawan niya ang natitirang bahagi ng fetus sa kanyang katawan, ay nasa hospital room na ito nang biglang dumating si Elias. I lost it, Elias. Hindi ko pa nga nakukumpirma na nandito na siya sa loob ko. Ay nawala na agad siya. Hinawakan ni Elias ang kamay niya at pinisil yun. May magagawa ba ako para pagaanin ang loob mo? Umiling naman siya. Ayos lang ako, Elias. Hayaan niya na lang muna ako mapag-isa. Pero hindi mo kailangang mag-isa, Stella. Nandito ang kaibigan mo at nandito ako. Pwede mo kaming sandalan, wika ni Elias. At dahil sa sinabi nito, muli na naman siyang naiyak. Niyakap naman siya nito hanggang sa kumalma siya. Alam ko naman na pwede itong mangyari. Inanda ko naman ang sarili ko para dito. Pero hindi ko alam na kahit ano pala ang paghahanda ko, masakit pa rin pala. Anya. Normal lang naman masaktan, Stella. Ang hindi normal ay kung sumuko ka. Diba 5 beses natin pwedeng gawin to? Nakakaisa pa lang tayo, Stella. May 4 pang natitira, kaya huwag ka nang malungkot. Napatitig naman siya kay Elias dahil sa narinig. Sa totoo lang ay hindi niya kahit minsan inaasahan na pwede palang maging ganun kalumanay kausap si Elias. Palagi kasi itong pilosopo kung sasagot sa kanya. Kaya ang marinig ang ganung magsalita ngayon ay sadyang nakakapanginit ng kanyang puso. Kaya naman na makarecover na at nabigyan na siya ng signal ng kanilang doktor na pwede na ulit siya mag-embryo transfer, ay hindi na siya nagdalawang isip pang gawin yun. Kaya lamang tila napakalupit ng tanhana para sa kanya. Dahil sa 2 pagkakataon ay nawala na naman ang dinadala niya bago pa man ito tuluyang kumapit sa kanya. Ngunit tulad ng sinabi sa kanya ni Elias, hindi siya dapat mawala ng pag-asa. Dahil pwedeng-pwede pa naman silang umulit. Kaya naman sa 3 pagkakataon ay sumailalim na naman siya sa embryo transplant.
At sa pagkakataong ito ay naging matagumpay na silang napakapit ang embryo sa kanyang matres hanggang sa unti-unti na itong mabuo. Subalit kung akala nila ay magtutuloy-tuloy na ang pagde-develop ng sanggol sa sinapupunan niya, at saka naman ito binawing muli sa kanya. Tila naman pinagsakluban ng langit at lupa si Stella nang marinig na wala na ang heartbeat ng baby niya. Hindi niya maintindihan kung paano ito nawala, gayong ginagawa naman niya ang lahat ng bilin sa kanya ng kanyang doktor. Stella, tahan na! Alus sa kanya ni Lexie. Nagulat naman sila pareho nang bigla na lang bumukas ng malakas ang pinto ng hospital room niya at tumambad sa kanya ang humihingal na si Elias. I called him. Sabi agad ni Lexie nang lingunin siya nito. Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Anong sabi ng doktor? Sunod-sunod na tanong nito sa kanya. Malungkot naman siyang napayukot, hindi na napigilan ang mapaiyak. I lost it again, Elias. Wala. Wala na namang heartbeat ang baby. Napabuntong hininga naman ito bago naupo sa tabi niya at niyakap siya. Ayos lang yan. Pwede pa naman tayong umulit ulit, di ba? Gawin na lang natin ulit. That's the third time, Elias. Tatlong beses na. Pero wala pa rin. Iyak niya. Niyakap naman siya ni Elias tapos ay hinaplos-haplos nito ang likod ng ulo niya. Baka kasi hindi pa ito yung tamang oras, Stella. Sumubok na lang tayo ulit. Kahit umabot pa ng 10 beses. Susubok at susubok tayo. Hanggang sa magtagumpay tayo, okay? Pero ang kontrata, huwag mo nang isipin pa ang kontrata, Stella. Susubok tayo hanggang sa maibigay ko sa iyo ang pangarap mong anak. Wika ni Elias. Ngunit kahit ano pa mang pag-aalo nito sa kanya, hindi pa rin niya maiwasan ang malungkot. Tatlong baby na ang naiwala niya at sa totoo lang, hindi na niya alam kung kaya pa ba niyang magsimula ulit. Makiramdam niya kasi ay pinapaasa lamang niya ang sarili para sa wala. Kaya naman para mabawasan naman ang lungkot na nararamdaman niya, naisipan na lamang niyang bisitahin si Elias sa bahay nito. Ilang araw na rin kasi siyang hindi nakikita nito dahil busy raw ito sa pagtatrabaho. Kahit sa totoo lang ay kayang-kaya naman ito na hindi muna magtrabaho, lalo na't naibibigay na niya ang kalahati ng 2 milyon na ipinangako niya rito bilang kabayaran sa pagiging donor nito sa kanya. Ngunit laking gulat niya nang marating niya ang bahay ni Elias at isang batang babae ang tumambad sa kanya. Kamukhang kamukha ito ni Elias at hindi niya maiwasang makaramdam ng kirot sa puso dahil sa tumatakbo sa isip niya tungkol sa batang nasa harap niya. Hi, nandyan ba si Elias? Bati niya sa bata kahit sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya. Umiling naman ito. May binili lang po saglit si Papa dyan sa labas. Papa? Anak ito ni Elias? Wika niya sa sarili. Kahit minsan na hindi nabanggit ni Elias ang tungkol sa bata nito, wala itong nasabi na may anak na ito. Ang alam niya lang ay may sinusuportahan nito kaya nagsusumikap sa pagtatrabaho. At ang buong akala niya ay mga magulang nito ang tinutukoy ni Elias. Ganun ba? Mabilis lang ba siya sa labas? Tumango naman ito. Opo, sino po ba kayo? Kaibigan ako ng papa mo. May kailangan lang akong sabihin sa kanya kaya ako nandito. Sige po. Saglit lang naman po si Papa sa labas. Dito na lang po muna kayo maupo habang naghihintay sa kanya. Tumango naman siya bago naupo sa itinuro nitong plastic na upuan. Salamat. Bumalik naman agad ito sa paglalaro pagkaupo niya. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Elisa po. Ikaw po. Stella ang pangalan ko. Ilang taon ka na ba, Elisa? 7 po. Grade 1 na po ako. Ano po palang itatawag ko sa inyo? Tita o ate? Nakangiting sagot nito. Napangiti na rin siya dito. Ikaw, ano bang gusto mo? Pwede po bang mama na lang? Wala na kasi akong mama. Bakit? Nasaan ang mama mo, Elisa? Umiling naman ito. Wala na po akong mama. Nasa heaven na po siya. Naputol naman ang usapan nila nang bigla siyang tawagin ni Elias mula sa pintuan ng bahay nito. Napadalaw ka? May problema ba? Tanong nito. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. Umiling naman siya at ngumiti dito. Nabuboard kasi ako sa bahay, kaya naisipan kong dumalaw. Tinawagan mo na lang sana ako. Baka mabinat ka pa niyan. Hindi naman siguro. Hindi naman nakakapagod ang pagpunta sa inyo.
Napabuntong hininga ito bago siya inalalayang maupo ulit. Tinawagan mo na lang sana ako, Stella. Pero imbis na sagutin ang sinabi nito, hindi na niya mapigilan ang tanungin kay Elias ang tungkol kay Elisa. May anak ka pala? Agad namang bumaling si Elias sa anak nang marinig ang sagot niya. Tahimik pa rin naglalaro mag-isa ito at tila walang pakialam sa pinag-uusapan nilang dalawa. Anak, pwedeng dun ka muna kina Lola Mercy mo. May pag-uusapan lang kami. Sige po, Papa. Sagot ni Elisa tapos ay lumabas na ito ng bahay. Tsaka lamang siya binalingan ulit ni Elias nang wala na ang anak nito sa tabi nila. Oo, Elisa ang pangalan niya. Hindi mo nasabi sa akin yan, Anya. Hindi maiwasang makaramdam ulit ng kirot sa kanyang dibdib. Anak siya ng ate kong pumanaw na, Stella. Yung tatay naman, ayaw ng responsibilidad, kaya ako nang tumayong papa niya. Dagdag ni Elias at para naman siyang nabuhayan sa narinig. Hindi naman niya maiwasang makaramdam ng habag para sa bata nang marinig ang kwento nito. Alam niya ang pakiramdam ng iwanan ng magulang, ang lungkot at sakit na abandonahin dahil ganun ang nararamdaman niya sa madalas na pag-aaway ng mga magulang niya. Kasama niya ang mga ito pero parang hindi naman siya nakikita ng mga ito. Alam niya bang hindi ikaw ang totoo niyang tatay? Tanong niya. Marahang tumango naman si Elias. Oo, alam niya. Alam niya rin ang tungkol sa mga magulang niya. She must be so hurt by it. Nagkibit-balikat naman si Elias. Hindi maiiwasan. Pero ayokong ipagkait sa kanya ang totoo. Karapatan niyang malaman ang totoo, kahit ano pa man ang nangyari. I didn't know you're a great father, Elias. Hindi ko naisip yon lalo na't masyado kang pilosopo. Anya, natawa naman si Elias sa sinabi niya. Masyado mo talaga akong hinuhusgahan. Base lamang sa nakikita mo, Miss President. Tandaan mo, hindi lahat ng nakikita at naririnig mo ay totoo. Tumango naman siya. Sumang-ayon siya sa sinabi nito. Alam mo, tingin ko lang talaga ay masyado kang isip bata para maisip ko na pwede ka palang ganito. Responsabling ama. Gumisi naman lalo si Elias sa kanya. Ganyan ka talaga magbigay ng compliment, ano? Palaging may kasamang panlalait. Hindi kita nilalait, Elias. Sinasabi ko lang kung ano talaga ang tingin ko sa'yo noon. Depensa naman niya. Nagtaas naman ito ng kilay sa kanya. Noon? Bakit? Ano na ba ang tingin mo sa akin ngayon? Nagkibit-balikat naman siya. I already said it, Elias. You're a great father and a person. Mayabang ka lang talaga magsalita minsan. Ang laitera mo talaga. Natatawa na komento nito sa kanya. Hindi naman maintindihan ni Elias kung ano ang nararamdaman niya dahil simula nang makilala ni Stella ang anak niya ay napapadalas na ang pagdalaw nito sa kanila. Palagi pa itong may dalang kung ano-ano para kay Inisha at sa kanya. Ito, isukat mo! Wika ni Stella habang ipinapakita ang dala nitong pink na dress sa anak niya. Sinukat naman agad yun ni Elisa at laking tuwa nito na makita ang sarili na nakasuot ng magandang damit. Ang ganda po! Tuwang-tuwa naman nasagot ni Elisa. Gumiti lalo si Stella at mainilabas pang ibang damit mula sa dala nitong mga paper bag. Marami pa dito! Para namang mga bituin na nagniningning ang mata ni Elisa na napapapalakpak pa ito sa sobrang kasiyahan. Para sa akin po lahat ng to! Oo, Elisa. Para sa iyong lahat ng mga to. At magdadala pa ako sa susunod ng iba. Talaga po? Oo, may gusto ka pa ba? Sabihin mo lang sa akin para mabili ko. Sagot ni Stella. Tuwang-tuwa naman si Elisa bago sa binalingan ito. At kahit gano'n man nakakataba ng puso na panoorin ang dalawa, hindi pa rin niya kayang hayaan na lamang si Stella na gawin ang mga bagay na yon sa anak niya. Ayaw niyang mapalapit si Elisa kay Stella dahil alam niyang masasaktan lang ang kanyang anak sa huli. Dahil alam niyang sa oras na makuha na ni Stella ang gusto nito, ay mawawala na lamang ito ng bigla sa buhay nilang mag-ama. Kaya naman ng ilang saglit na umalis ang kanyang anak para ipakita sa Lola Mercy nito ang mga pasalubong ni Stella para dito, ay hindi na niya pinalampas pa ang pagkakataon na makausap si Stella tungkol sa ginagawa nito. What's wrong with that, Elias? Gusto ko lang naman siyang bigyan ng regalo. Walang mali sa ginagawa mo, Stella. Pero ayokong masanay ang anak ko sa mga regalo mo. Lalo na't alam kong dadating ang araw na alam nating matitigil din ang lahat ng to. Paliwanag niya. Kita naman niya ang bigla ang paglungkot sa mukha ni Stella.
Gusto ko lang siyang mapasaya, Elias. Alam ko, Stella. Pero hindi naman pang matagalan ang lahat ng to. Ayokong masanay ang anak ko na lagi kang nandito. Dahil alam kong masasaktan siya ng sobra pang natapos ng kontrata natin. Paliwanag naman niya. Tumango naman si Stella sa sinabi niya. Naiintindihan ko, Elias. Pasensya ka na. Masyado akong natuwa kay Elisha. Hindi ko na naisip pa yun. Ngunit tila huli na ang lahat dahil masyado nang napalapit si Elisha kay Stella. Nang magsimula nang limitahan ni Stella ang pagbisita sa kanila, ay napansin niya ang pagiging malungkuti ng kanyang anak. At sa tuwing may naririnig itong paparadang sasakyan sa harap ng bahay nila, ay saglit itong sasaya. Sa pag-aakalang si Stella yun. Ganon din ang naobserbahan niya kay Stella. Naging mas tahimik na ito. At tila ba nakadagdag pa sa lungkot na nararamdaman nito nang sa ikaapat na pagsubok nila na makabuo ng anak, ay nabigo na naman sila. Stella! Tawag niya nang maabutan na naman itong tulala na nakatingin sa labas ng bintana ng hospital room nito. Kumain ka na muna para lumakas ka. Dagdag niya nang hindi man lang siya nilingon nito. Isa-isa na niyang inihanda ang pagkaing pinadala ni Lexi para dito. Pero hindi pa din ito umiimik, kaya naman nilapitan na niya ito. Napahugot na lamang siya ng malalim na hininga na makitang tahimik na naman itong umiiyak. Stella. Tawag niya ulit sabay hawak sa kamay nito. Lumingon ito sa kanya at malungkot siyang nginitian. I lost it again, Elias. Hindi ko alam kung bakit palagi na lang ganun. Ginagawa ko naman lahat. Sinusunod ko naman lahat ng bili ng mga doktor sa akin. Pero bakit wala pa rin? May kulang pa ba? Meron pa ba akong hindi nagagawa? Na ibibigay? Hindi mo kasalanan, Stella. Nakita ko na ginawa mong lahat para alagaan siya. Alo niya dito. Pero bakit ayaw pa rin ibigay sa akin to, Elias? Gusto ko lang naman ang anak. Gusto ko lang naman na makakasama sa buhay. Nang taong mamahalin din ako pabalik. Yun lang. Yun lang yung gusto ko. Ibibigay din sa yung anak na gusto mo, okay? Hindi pa lang siguro ngayon. Pero sigurado akong darating din yun. Huwag lang tayong mainip, okay? Maghintay pa tayo. Anya. Pero umiling-iling lamang si Stella. Ayoko nang umasa para lang mabigo ulit, Elias. Tanggap ko na baka hindi talaga to para sa akin. Sagot nito bago humagulgol muli. Hindi naman niya alam kung paano niya pagagaanin ang loob nito. Dahil kahit ang mismong matalik nitong kaibigan ay hindi ito napapatigil sa pagmumukmok at pag-iyak. Kaya naman kahit labag sa nauna nilang pinag-usapan ni Stella, wala siyang ibang choice kundi ang dalhin si Elisha sa ospital para makita ito ni Stella. At tulad ng kanyang inaasahan, mabilis na umaliwalas ang mukha ni Stella na makita nito si Elisha. Kaya po ba hindi kayo nakakapunta sa amin kasi may sakit ka? Inosenteng tanong ng anak niya kay Stella. Napangiti naman na tumango si Stella kay Elisha. Ayoko kasing mahawa ka, kaya hindi muna ako bumibisita sa inyo. Ganun po ba? Kailan ka po ba gagaling? Miss na po kasi kita. Namiss mo ko? Hindi makapaniwalang tanong ni Stella. Mabilis naman na tumango si Elisha dito. Opo, malungkot po sa bahay nung wala ka. Namiss din kita, Elisha, at malungkot din ako dahil hindi kita mabisita. Nakangiti lalo na sa ni Stella. Hindi mo na po kailangang malungkot ngayon kasi nandito na po ako. Magkasama na po ulit tayo. Wika ng anak niya sa bayakap kay Stella. Kita niya ang mga luhang lumandas sa mga piski ni Stella. Ngunit alam niyang hindi na yun dahil sa lungkot at sakit, kundi dahil sa kaligayahan. Alam niyang mali na pinaglapit na naman niya ang dalawa. Ngunit anong magagawa niya kung masaya ang dalawa na magkasama ang mga ito? Ayaw niyang maging madamot kaya kahit alam niyang magiging mahirap yun sa huli, hahayaan niya muna na maging masaya ang mga ito sa ngayon. Napawi naman ang sakit at lungkot na nararamdaman ni Stella nang muling makita si Elisha. At laking pasasalamat niya kay Elias na pinayagan siya nitong makita muli ang bata. Sino yung batang yan? Gulat na tanong ni Lexi nang maabutan niyang natutulog sa tabi si Elisha. Iniwanan muna kasi ito ni Elias sa kanya habang nasa trabaho ito. Anak na Elias, maikling sagot niya. Nakangiti siya habang pinapanood ang mahimbing na pagtulog na Elisha. Anak na Elias? May anak siya at iniwan niya sa'yo?
Wala kasing magbabantay kay Elisa habang nasa trabaho siya, kaya iniwan niya na muna dito. Pumayag ka naman? At ang nanay niya? Nasaan ang nanay niya? At bakit sa'yo pa iniwan ang anak niya? Damn, hindi ko nga alam na maanak pala ang lalaking yun. Elisa is Elias' late sister's daughter, Lexi. Tumakbo na ang ama ng bata nang namatay ang biological mom niya. At wala na ring mga magulang si Elias. Siya na ang tumayong tatay ng pamangkin niya. Inampunan niya si Elisa. Paliwanag niya sa kaibigan. Napanganga naman si Lexi bago ito marahang tumangutango. Hindi ko expected na ganun pala siyang klaseng tao. Napangisi naman siya. Ako rin. Hindi ko rin inaasahan na ganitong klaseng tao si Elias. Pero habang unti-unti ko siya nakikilala, nalaman ko kung anong klaseng lalaki siya. Kung paano siya maging ama sa anak niya. Elias is a great guy, Lexi. Humahanga ako kung gano'n siya karesponsable sa lahat ng bagay. Tumaas naman ang kilay ni Lexi sa sinabi niya. Anong ibig mong sabihin, Stella? Nai-inlove ka na ba sa baby maker mo? Natatawa na umiling naman siya. Alam mo ang sagot dyan, Lexi. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ko na nakikita pa kung gano'ng kabuti ang isang tao. Ang isang lalaki. Well, hindi ba mas maganda? If you guys will fall with each other? I mean, you already know him. Sigurado ka na hindi siya magiging katulad ng daddy mo. Sabi mo nga, Elias is a great man. A great father. That's not how this should end up, Lexi. Donor ko si Elias. At hanggang dun lang dapat yun. Anya. Hanggang dun lang dapat dahil yun ang gusto mo. Pero paano kung pwede naman pala? Bakit ka magsistick sa dapat kung meron namang pwede at baka? Na pwedeng mag-workout o baka mag-workout? You don't understand, Lexi. Yes, I understand, Stella. Takot ka. Naiintindihan ko yan. Pero habang buhay ka na lang bang magpapadala sa takot mo? Eh paano kung magiging masaya ka pala pag nag-take rest ka? Hindi mo ba naiisip yon? Tanong pa nito. Hindi naman na siya sumagot at umiling na lamang. Ayaw niyang pag-usapan nila yon at mas lalong ayaw niyang isipin na pwede nga ang sinasabi nito. Lalo na't malinaw sa alaala niya ang mga sinabi ni Elias noon na ayaw nito ang katulad niya na mayaman. At alam niyang hanggang ngayon ay ganun pa rin ang pananaw nito sa katulad niya. Wala namang kaso yon sa kanya. Basta ang importante, hinahayaan siya ni Elias na mahiram ang anak nito paminsan-minsan. Saan tayo pupunta? Inosenteng tanong ni Elisa sa kanya habang nagmamaneho siya. Hindi ko alam. Eh ikaw ba? May gusto kang puntahan? Tanong niya. Walang pasok si Elisa ngayong araw at nasa trabaho naman si Elias, kaya pinayagan siya nito na ipasyal muna ang bata. Pwede ba tayong pumunta sa zoo? Gusto ko po kasing makakita ng totoong elephant. Sige, pupunta tayo sa zoo. Sagot naman niya at halos magtatatalon si Elisa sa loob ng sasakyan sa sobrang tuwa. Laking tuwa nito nang dumating na sila sa zoo at makita nito ang elepante na gustong-gusto nitong makita. Halos 3 oras din sila dun. At pagkatapos dun ay dinala niya ito sa mall para mananghalian at bumili ng kung ano-ano. May gusto ka pa bang bilhin, Elisa? Tanong niya. Umiling naman ito. Ang dami niyo na pong binili para sa akin. Baka po wala na kayong pera. Hindi naman. Kaya kung may gusto ka pa, pwede pa tayong bumili. Ayos na po ang mga ito, pero pwede po ba nating bilhan ng pasalubong si Papa? Oo naman, ano bang gusto ng Papa mo? Saglit naman itong nag-isip bagong ngiting-ngiti na tumingin sa kanya. Sapatos po na pang trabaho. Safety shoes? Opo yun, narinig ko po kasi siya nung isang araw na nanghihiram siya ng sapatos kay Tito Alex, yung anak po ni Lola Mercy. Ganun ba? Sige, ibibili natin siya. Wika ka, Elisa. At buti na lamang ay alam nito ang sukat ng paa ni Elias, kaya hindi naging mahirap para sa kanya ang bilhan nito. Binalhan na rin niya si Elias ng 1 piraso ng damit dahil pansin niyang paulit-ulit lamang ang sinusuot nitong polo t-shirt tuwing may appointment siya sa doktor. Buti na lang alam mo ang sukat ng paa ng papa mo, Elisa. Proud naman ang umiti si Elisa sa kanya. Minsan po kasi, ako po ang inuutusan niya manghiram kay Tito Alex ng sapatos, kaya natandaan ko na. Isang bagay na natutuwa siya lalo kay Elisa. Marunong na itong umintindi ng sitwasyon sa murang edad pa lamang nito. Masyado din itong observant at mabilis matandaan ang mga bagay-bagay. Minsan nga ay napapaisip siya kung 7 taong gulang pa lang ba talaga ang batang kausap niya.
Pagkatapos naman nilang mamili pa ay kumain muna sila bago umuwi. At malayo pa lang ay tanaw na niya si Elias na naghihintay sa harap ng bahay nito. At nang huminto siya sa tapat nito ay agad nitong binuksan ng pinto sa backseat para kuhanin ang tulog na si Alicia. Kinabi kayo. Anito nang magkaharap sila. Pasensya na Elias, napasarap kasi ang pag-ala namin kaya hindi na namin namalayan pa ang oras. Tumango naman ito bago sa tinalikuran para pumasok sa loob ng bahay. Sumunod naman siya kahit walang paanyaya si Elias. Galit ka ba? Pasensya ka na talaga. Hindi na mauulit. Anya pagkatapos ilagay ni Elias ang anak sa loob ng kwarto niya. Kumain ka na ba? Imbis ay sagot nito. Nilingunan naman niya ang hapag na mayroong nakahandang pagkain. Kaya kahit busog pa siya, ay napailing na lamang siya bilang sagot. Kumain ka muna. Anyaya nito kaya tumango naman siya. Elias, galit ka ba? Tanong niya habang pinagsasandok siya nito ng pagkain. Tinaasan naman siya nito ng kilay. Hindi ako galit, Stella. Pero hindi ko gusto na iuuwi mo ng gabi ang anak ko. Alam ko, pasensya na talaga. Hindi na mauulit. Napahugot naman ang malalim na hininga si Elias bago ito umiling-iling. Kumain ka na. Baka gabihin ka palalo sa daan. Sumunod naman siya. Kumain siya kasabay nito kaya naman nang matapos silang kumain ay busog na busog siya at hindi na niya maiwasan ang makaramdam ng antok. Kung inaantok ka na, dito ka na lang muna magpalipas ng gabi. Wika ni Elias nang mapansin ang paghihikab nito. Umiling naman agad siya. Hindi, ayos lang ako. Napagod lang ako sa mga pinuntahan namin kanina ni Elisa. Pero kaya ko pa naman. Inira pa naman siya nito. Malamnam na nga mga mata mo, Stella. Baka maaksidente ka lang kung ipipilit mo pa. Don't worry about me, Elias. Kaya ko pa naman talaga. Huwag nang matigas ang ulo mo, Stella. Dito ka na muna magpalipas ng gabi. Putol ni Elias nang sasabihin sana niya. Napanguso naman siya. Wala akong dalang damit, Elias. Hindi ako makakatulog na ganito pa rin yung suot ko. Papahiramin kita. Hindi naman siguro mangangati ang balat mo kung mumurahing damit ang isusuot mo, no? Inirapan naman niya ito. Hindi naman ako ganun kaarte, no? Iiling-iling nang inisian naman siya ni Elias bago ito lang paalam na kukuha ng damit. Pagbalik nito ay inabutan siya nito ng isang kulay itim na t-shirt at isang boxer shorts. Tinanggap naman niya yon at tumiretso sa banyo para malinis ang katawan at magpalit. Akin na yung hinubad mong damit. Anito sa kanya paglabas niya ng banyo. Bakit? Lalaban ko na para may maisuot ka bukas. Hindi na kailangan, Elias. Ako nang bahala dito. Wika naman niya. Tinaasan naman siya nito ng kilay bago nito inagaw sa kamay niya ang hawak niyang damit. Paano ikaw nang bahala? Eh hindi ka naman marunong sa kahit anong gawaing bahay ah. That's my clothes, Elias. Alam ko, hindi ko naman inaangkin. Piloso po na sagot nito bago ito pumunta sa kusina at kumuha ng palanggana para labhan ang hinubad niya ng mga damit sa lababo ng kusina nito. Seriously? You don't have to do that, Elias. Ginagawa ko na, kaya matulog ka na dun. Ikaw nang tumabi ka, Elisha. Sasala na lang ako ngayong gabi. Pero imbis na sundin ang sinabi nito ay nakipag-agawan siya kay Elias sa paglalaban ng damit nito. Nagulat naman siya nang bigla na lamang siyang inupo ni Elias sa lamesa. Ang kulit mo? Anito. Inirapan naman niya ito at nagtangkang bababa sa lamesa nang ipirmi siya ni Elias sa pagkakaupo. Nasa magkabilang bewang niya ang mga kamay nito. Ang tigas pa ng ulo mo. Dagdag pa nito. Ibaba mo nga ako dito, Elias. Ibababa lang kita kung mangangako ka na hindi ka na magkukulit at matutulog ka na. Sagot naman ito. Inis na natawa naman siya. I can't believe na nag-aaway tayo just because of that damn laundry. I cannot believe it either. Sagot ni Elias at tila nabato naman siya nang marinig ito sa unang pagkakataon na magsalita ng Ingles. You sound sexy saying that. Bulalas niya kahit dapat ay nasa isip niya lamang yun. Napatakip tuloy siya ng bibig. Natawa namang inalis ni Elias ang kamay niya sa kanyang bibig at mahigpit na hinawakan yun. I sound what? Tanong pa nito pero umiling na siya. Ayaw nang ilagay palalo ang sarili sa kahihiyan. Napangisi lalo si Elias. Now, you won't speak, ha? Huh? Di ba't kanina lang ang dami mong sinasabi? Inirapan niya ulit ito bago sinubukang itulak ito sa balikat. Pero masyado itong malakas kaya wala ring nangyari.
Bababa ako, Elias. Para ano? Para magkulit na naman. Ikaw ang makulit, Elias. That's my clothes. So it's natural that I should be the one washing. Naputol naman siya sa pagsasalita nang bigla na lamang siyang halikan ni Elias. Malalim at mapaghanap ang mga halik nito at hindi niya yun kayang labanan. Lalo na't gusto niya rin ang ginagawa nito. Elias, what are you doing? Tanong niya nang tumigil ito sa paghalik sa kanya. Kissing you. Sagot ni Elias habang panay pa rin ang patak nito ng halik sa labi niya. Why are you kissing me? I don't know. Sagot nito bago siya hinalikang muli ng mas malalim. Gumanti naman siya sa bawat halik nito hanggang sa nagulat na lamang siya na pareho na silang walang pang itaas ni Elias. Ang ganda mo. Gulong sa kanya nito habang hinahalikan siya nito sa kanyang leeg. Elias, tawag niya dito. Gusto sana niya itong pigilan pero huli na ang lahat. Dahil masyado nang lulong si Elias sa init na pareho nilang nararamdaman at nang muli siyang halikan nito ay nakalimot na rin siya at nagpaubaya na lang sa kung anong gustong mangyari ni Elias. Hindi naman mawala-wala ang ngiti sa mga labi ni Elias habang pinapanood ang natutulog na si Stella sa tabi ni Elisa. Aaminin niyang matagal na niyang gusto si Stella. Mula pa nang una niya itong makita. Pero kahit minsan ay hindi sumagi sa isip niya na pwedeng mapansin siya nito nang higit pa sa giging sperm donor niya dito. Kaya naman halos hindi na siya makatulog kakaisip sa nangyari sa kanila. Hindi niya inaasahan yun, lalo na't naiinis siya dahil gabi na nitong inuwi si Elisa. Ganun pa man, handa siyang panagutan ang nangyari sa kanila ni Stella. Kinabukasan, kahit halos 2 oras pa lang ang tulog niya, ay maaga pa rin siyang nagising para ipaghanda ng almusal ang dalawa. Hindi naman niya mapigilang mapangisi nang makita ang lamesa sa kanilang kusina. Hindi niya inaasahan na masusubukan niya ang tibay noon sa ganong paraan. Tandang-tanda niya pa kung paanong sumandal si Stella sa kanya dahil sa pagod pagkatapos nilang gawin yun at napag-alaman niya din na siya ang una ni Stella. Papa! Maya-maya ay biglang sugod ni Elisa sa kanya. Mulat na ito kahit kakagising lang. Bakit anak? Taranta naman yung tanong. Papa, bakit nasa tabi ko po si Tita Stella? Dito po ba siya natulog? Natawa naman siya. Akala ko naman kung ano nang nangyari, anak. Papa, bakit nga po dito natulog si Tita Stella? Magiging mama ko na ba siya? Napangisi naman siya sa tanong ng anak. Gustong gusto talaga nito si Stella. Itatanong ko sa kanya kung pwede mo na siyang maging mama mamaya, anak. Talaga po? Wow! Sa wakas may mama na ako! Tuwang-tuwa ito na napatalon pa. Sinabihan lamang niya ito na huwag maingay dahil natutulog pa si Stella. Sumunod naman agad ito pagkatapos ay nagpaalam na babalik sa kanilang kwarto para tabihan si Stella. Hinayaan naman niya ito para ipagpatuloy na niya ang pagluluto. Pinuntahan na lamang niya ang mga ito pagkatapos niya. Naabutan naman niya ang dalawa na naghaharutan sa kama. Kain na tayo! Aya niya. Natigil naman ang dalawa. Mabilis na tumayo si Elisa tapos ay tumakbo palabas ng kanilang kwarto. Sumunod si Elisa pero bago pa ito tuluyang makalabas, ay hinatak niya ito pabalik. Good morning. Bati niya dito sabay patak ng halik sa labi ni Stella. Elias, kakagising ko lang. Oo, pero mabango ka pa din. Anya sabay siksik sa liig ni Stella. Elias, baka makita tayo ni Elisa. Ano naman? Magiging masaya nga yun kapag nalaman niya na pwede palang maging mama ka niya. Sagot niya. Ha? Maging ano? Tinaasan naman niya ito ng kilay. Maging nanay niya, Stella. Paano mo naman naisip pang ganun? Bakit? May mali ba dun? Hindi ba tayo na? What? No, we're not, Elias. Kunot noon na saad nito. Nagsalubong naman agad ang kilay niya sa narinig mula dito. Anong ibig mong sabihin? We're not together, Elias, at hindi magiging tayo. Malupit na sagot ni Stella. Paanong hindi, Stella? Di ba't yung kagabi? Ano yun? Wala lang yun, Elias. Hindi mo na dapat big deal pa yun. Sagot nito na ikinakurot ng puso niya. Hindi big deal? Stella, akong una mo. Ano yun? Ganun na lang baka babaw ang bagay na yun para sa'yo para sabihin mong hindi yun big deal? Elias, wala na tayo sa 90s at hindi naman ikaw ang nawalan. Kaya anong pinoproblema mo? Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon niya sa mga sinasabi ni Stella. Pero sigurado siyang masyado yung masakit para marinig.
Paano mo nasasabi yan, Stella? Umiling si Stella bago humakbang palayo sa kanya. Hindi mo maiintindihan kahit ipaliwanag ko sa'yo, Elias. Hindi ko talaga maiintindihan kung hindi mo naman sasabihin sa akin. Puno ng sakit na balik niya dito. Hindi ko kaya, Elias. Hindi ko kaya. Anong hindi mo kaya, Stella? Anong dahilan mo? Hindi ko kayang magmahal, Elias. Umiiyak nitong sagot. Mas lalo namang kumunot ang kanyang noo. Hindi makapaniwala sa mga naririnig niya mula dito. Hindi mo kayang magmahal? Kung ganun, para saan ang halik mo sa akin, Stella? Yung nangyari sa atin, yung mga pag-aalaga mo sa amin ng anak ko, para saan ang lahat ng ginagawa mo para sa amin, kung hindi mo naman pala kayang magmahal? Elias, umiling siya dito at masuyong hinawakan ng kamay nito. Ipaliwanag mo naman sa akin, Stella. Hindi ko maintindihan kung paano mo nasabi na hindi mo kayang magmahal, pero ibang pinaparamdam mo sa akin. I'm sorry, Elias. I'm really, really sorry. Stella, huwag naman ganito. Pakiusap. I'm really sorry kung pinaasa kita. Tatapusin ko na ang kontrata. Ipapadala ko na lang sa'yo ang bayad. Hindi ko kailangan ng pera mo, Stella. Ikaw ang gusto ko. I'm sorry, but I cannot give it to you, Elias. Pasensya na talaga. Wala ka man lang bang nararamdaman para sa akin kahit konti? Wala. Pasensya na talaga, Elias. Sagot pa ni Stella bago ito tumalikod sa kanya at umalis. Iniwan siya nitong mag-isa doon, lito at wasak ang puso. Hindi naman mawala sa isip ni Stella ang itsura ni Elias nang iwanan niya ito, lalo na umiiyak na si Elisa na nakatayo sa labas ng kwarto nang lumabas sila mula doon. Halos isang buwan na rin ang nakalilipas, pero hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa alaala niya ang itsura ng mag-ama. Hindi totoo na wala siyang nararamdaman para dito. Dahil ang totoo, natutunan na niya itong mahalin. Ito pati na rin si Elisa. Kaya napakasakit para sa kanya na talikuran ng mag-ama. Pero hindi niya kayang sumugal. Takot siyang baka sa huli ay masaktan lang din siya. Kaya naman bago pa yun mangyari ay pipiliin na niyang lumayo at iligtas ang sarili. Ngunit tila huli na siya dahil 3 linggo pagkatapos ng nangyari ay nalaman niyang buntis siya. Takot man ay pinili niyang maging matatag para sa kanyang anak. You are what? Gulat na tanong ni Lexi. Pinapunta niya ito para ipaalam dito ang pagdadalang tao niya. Pregnant, Lexi. I'm pregnant. Ulit na sabi niya dito. Ngiti-ngiti naman itong pumapalakpak. Wow! Congratulations, Stella! Finally! Akala ko'y sinukuan mo na talaga ang pag-embryo transfer. At ika-career mo na lang ang pagiging nanay-nanayan sa ampo ni Elias. This baby isn't conceived by insemination, Lexi. Anya rito. Then, what? Oh my God! Don't tell me who's the father. It's Elias, Lexi. Si Elias ang tatay ng baby. Mas lalo namang nanglaki ang mga mata ni Lexi sa sagot niya. You two did that? It was an accident. Inira pa naman siya nito. How is it an accident when you allow it to happen, huh? Basta, Lexi. Nagkibit balikat naman ito. So, are you going to tell him? I mean, I know you two have a contract, but this is still under that. Applicable pa rin ba ang contract niyo sa anak niyo? It's a natural way naman na conceive yung bata. Umiling naman siya. No, I already ended up the contract with him. Magiging komplikado lang ang lahat kung sasabihin ko pa sa kanya ang tungkol sa bata. But he has the right to know about this child, Stella. Hindi mo lang anak yan. Anak niyong dalawa. Maiintindihan ko pa kung nabuo yan tulad ng napagkasunduan niyo. Pero kung ganito na may namagitan pala talaga sa inyo, di ba dapat lang na malaman niyang magkakaanak na kayo? To think na yan din ang first biological child niya. He has his daughter, Lexi. Masaya naman siya kay Elisa. Diba't masaya ka din naman dun sa bata? I mean, sure ako na napamahal ka na din dun kay Elisa. Kaya bakit ayaw mong i-grab yung chance na maging nanay na niya? Ayaw mo ba nun? May mga anak ka na at may magiging ama pa sila. Lexi, Stella, listen. Don't you think it's about time you face your fear, huh? Ikaw na ang nagsabi na mabuting ama si Elias. Kaya ano bang ikinakatakot mo? Tanong nito. I don't know. I already hurt him. Mas lalo mo siyang masasaktan kung hindi ka magiging totoo sa kanya.
Elias has been nothing but good and honest to you. Nakita ko kung paano kanya inalagaan at alam kong nakita mo rin yun. Kaya para saan pa ang takot mo? Hindi ko alam. Mahina niyang sagot. Well, kung hindi mo alam, aminin mo. Subukan mo. Para kung masaktan ka nga sa huli, at least nasubukan mo at hindi mo pagsisisihan. Payo nito. At siguro nga yun lang ang hinihintay niyang marinig dahil nang makaalis ito sa bahay niya, ay umalis na rin siya para puntahan si Elias. Kaya lamang wala ito nang makarating siya dun. Tanging si Elisa lamang ang nandoon at ayaw pa siyang kausapin nito. Elisa? Malambing niyang tawag dito. Pero tinalikuran lamang siya nito. Ayaw na po kitang makita. Sinaktan mo lang po yung papa ko. Umiiyak na sagot nito kahit nakatalikod sa kanya. Hindi na rin naman niya mapigilan ang mapaiyak nang marinig ang pagpipigil nito ng hagulgol. I'm sorry, Elisa. Hindi ko naman sinasadya na masaktan ko kayo ng papa mo. Narinig ko po kayo. Sinabi ni papa na kung pwede kang maging mama ko. Pero ayaw niyo po. Bakit ayaw mong maging mama ko? Bad ba akong bata? No, baby. Hindi ka bad na anak, okay? May problema lang ang Tita Stella. Pero gusto kong maging mama mo. Gustong-gusto kong maging mama mo. Pero bakit sabi mo kay papa ayaw mo? May problema lang kasi ang Tita Stella, Elisa. Pero gusto ko talagang maging mama mo. Dahan-dahan humarap naman sa kanya si Elisa. Pulang-pulang ilong at puno ng luha ang mga mata nito. Talaga po? Gusto mo pong maging mama ko? Umiti siya dito tapos ay naglahad ng kamay kay Elisa na agad naman itong tinanggap. Yes, Elisa. Gusto ko. Ikaw, payag ka bang maging anak ko? Lalo namang nalukot ang mukha ni Elisa dahil sa pag-iyak bago siya nito niyakap. Gusto ko po, mama. Sa ganung eksena sila naabutan ni Elias. Kunot na kunot ang noon itong inilayo sa kanya si Elisa. Anong ginagawa mo sa anak ko? Masungit na tanong nito sa kanya. Umiling naman agad siya. Wala, Elias. Nag-uusap lang kami. Nag-uusap? Eh bakit umiiyak to? Papa, huwag mong awayin si mama. Sabat naman ni Elisa. Lalo naman kumunot ang noon ni Elias. Ano naman ang sinabi mo sa anak ko? Papa! Elisa, pwede bang kila Lola Mercy ka muna? Mag-uusap lang kami ng papa mo. Pakiusap niya dito. At alangan man, sumunod naman si Elisa sa pakiusap niya. Pwede ba tayong mag-usap, Elias? Balik niya dito nang makaalis na si Elisa. Ano bang dapat nating pag-usapan, Stella? May nakalimutan ka pa bang sabihin sa akin nung nakaraan, ha? Umiling naman siya. No. I just want to apologize for everything I did and said. Suminghal naman si Elias sa kanya. Hindi ko na kailangan, Stella. At kung yan lang ang sasabihin mo, makakaalis ka na. Ayoko nang marinig pa mga kahit ano galing sa'yo. I'm pregnant, Elias. Putol niya sa sinabi nito. Anong sabi mo? Buntis ako. At bunga to nang nangyari sa atin, Elias. Gusto kong malaman mo ang tungkol sa kanya dahil alam kong karapatan mo yon. Sagot niya. Hindi naman niya maintindihan ang reaksyon ni Elias. Galit ito kanina lang tapos ay napalitan nito ng gulat, pagkamangha, tapos ngayon ay saya naman. Buntis ka? Oo nga. At naiintindihan kong ayaw mo na talagang magkaroon ng kaugnayan sa akin. Nasaktan kita. Pero hayaan mo sana akong makita si Elisa. Mahal ko siya, Elias. At gusto kong maging nanay niya, Anya. Mataman naman siyang tinitigan ni Elias. Eh ako, Stella, anong nararamdaman mo para sa akin? Natigilan naman siya. Alam niya ang sagot doon pero hindi niya alam kung kaya niya bang sabihin. Sagot, Stella. Anong nararamdaman mo para sa akin? At huwag mong sabihin na wala. Dahil pwedeng-pwede mong ilihim sa akin ang tungkol sa pagbubuntis mo. Pero pinili mo pa rin pumunta dito at sabihin yan sa akin. Tanong pa ni Elias sa kanya nang hindi agad siya nakasagot. Elias, Anya habang umaatras dahil sa panayang hakbang papalapit sa kanya ni Elias. Sagot, Stella. Gusto kong marinig ang sagot mo. Ulit nito, tapos ay hinulis siya sa bewang at marahan siyang hinila papalapit sa katawan nito. Mahal mo rin ba ako, Stella? Masuyo siyang tinitigan ni Elias. Wala na ang galit sa mga mata nito. Alam niyang nasaktan niya ito ng sobra-sobra, kaya hindi siya makapaniwala na pagkatapos ng lahat ay ganito pa rin ito sa kanya.
Ganito ba ang tunay na pagmamahal? Na kahit gaano man kasakit, ang pinagdaanan mo ay handa ka pa ring magmahal ng paulit-ulit. Hindi niya maiwasang itanong sa sarili. Mahal kita, Elias. Sagot niya, dahil ayaw na niyang magpadala sa kanyang takot. Napabuntong hininga naman ang malalim si Elias bago siya nito niyakap ng mahigpit. Mahal na mahal din kita, Stella. Hindi ko alam kung paano ko mapapatunayan yun sa'yo pero handa akong gawin ang lahat. Huwag mo lang akong pagdudahan. Naiyak naman siya at niyakap din ito ng mahigpit. Hinding-hindi ako magdududa kahit kailan, Elias. Ngunit kahit anong paalala niya kay Elias na hindi na nito kailangan pang patunayan ang sarili nito sa kanya, ay hindi niya pa rin ito napigilan. Araw-araw nitong pinapatunayan sa kanya na mahal talaga siya nito. Kahit 3 buwan nang nakalipas simula nang maikasal sila. Naging malaking tulong din si Elias sa kanyang kumpanya lalo na't napakarami nitong alam gawin. Tama nga ito, daig ng masipag ang may pinag-aralan at hindi marunong dumiskarte. Gusto kong malaman kung anong dahilan mo kung bakit ayaw mong magpakasal nun. Bakit ayaw mong mag-asawa? Tanong ni Elias. Gabi na at hindi siya makatulog, kaya sinamahan niya nitong magpahangin sa balkoni ng kanilang bahay. Dahil takot ako matulad sa mga magulang ko. Natatakot ako na baka pagsisihan ko lang din ang pagpapakasal tulad nila. Sagot naman niya. Anong ibig mong sabihin? Their marriage was just arranged, Elias. Hindi nagmamahala ng mga magulang ko nang ikasal sila. Dahilan kung bakit buo ng pagsasama nila ay wala silang ginawa kundi ang mag-away. Hindi rin nila gustong magkaanak. Napilitan lang silang gawin ako dahil yun ang gusto ng mga lolo't lola ko. Hindi ko nakita kung paano ba magkaroon ng maayos at mapagmahal na pamilya. At natatakot ako na kung susubukan ko, matulad lang din ako sa kanila. Hindi ka matutulad sa kanila, Stella. Hindi tayo matutulad sa mga magulang mo. Dahil nagmamahalan tayo. Mahal kita at handa kong ibigay sa iyo at sa mga anak natin ang buo at masayang pamilya. Wika ni Elias sa kanya. Hindi naman niya maiwasang mapaiyak sa narinig. Sobrang saya ng puso niya at kung alam niya lang na ganito kasarap ang bakaramdam na magmahal at mahalin, hindi na sana niya tiniis pa si Elias ng napakatagal. Mahal kita, Elias. At masaya ako na minahal mo rin ako. Lalo namang humigpit ang yakap sa kanya ni Elias. Mahal na mahal din kita, Stella. Ikaw at ang mga anak natin. Mahal na mahal ko kayo. Kayo ang buhay ko. Tama si Lexie. Hindi niya malalaman kung ano ang mangyayari sa huli kung hindi niya susubukan. Meron na siyang asawa, mabait na anak na babae, at isa pang anak na malapit na nilang makasama. At ngayon, masasabi niyang hinding-hindi siya nagsisisi na sumugal siya dahil wala nang paglagyan ang kasiyahan na nararamdaman niya ngayon. Wakas! Muli po ay maraming salamat sa ating mga avid listeners. Kaya hi po kay Ma'am Vice and Novi Joy from Hong Kong, kay Hanelin from China, Joy Anegado from Valenzuela City, Virgilin Gusi from San Andres Romblon at Timmy Bubis from Mapulang Lupa, Valenzuela City. Muli po ay huwag po kayong magsawang tumutok sa ating mga kwento araw-araw dito lamang sa inyong inaabangang Dear Siren.